Go. Nothing. Glory to God. Glory be. Glory to God. Good morning. Mabuhay. Samahan niyo ko ngayong araw na to. Punta ako sa pagawaan ng lechon. Maya-maya ng konti kasi magbibihis pa ako. Kasi yung lechon talagang pinakamasarap dito sa Cebu. Known talaga yan sa buong Pilipinas. Kaya dito sa Mandaue mismo, merong pagawaan. Sila mismo, pinagsasabi na talagang kahit taga ibang lugar dito, nag-o-order sa kanila ng mga lechon, lalo na sa tuwing fiesta, mga birthday, at ang iba-ibang okasyon. Kaya samahan niyo ko, let's go! Kaya para masarap. Na nakasara na isa, nililinis pa. Biro mo 50 baboy. Minsan pa, depende sa order kasi may umu-order din. Kaya kailangan talaga nilang maraming makuhang baboy araw-araw. Ito siya ang pinakamarami ulit. Ako rin nangasal din ako, nangasal ng asawa ko. Naloto na yung order ko, kinuha na. Kanina, apa na yung order, natuloy. Famous na lechon dito sa Cebu. Meron naman sa ibang lugar tulad ng Karkar, Cebu. Pero Cebu talaga, pag sinabing Cebu, masarap talaga yung ano, lechon. Talisay. Minsan dito ang taga Karkar. Oh, at saka yung taga dito talaga more kasi dito ang pinakamaraming ano, bagsakan ng baboy. At saka malaki yung lutuan dito, nasa malapit lang yung palengke. Kaya ganun. Ayun, tapos na. Sabi daw nila, iba ang lasa dito at doon. Iba ang timpla sa Mandaue. Oo, no? Iba-iba, iba-iba ang timpla. Iba-iba ang ano nila. At saka talagang tansyang-tansya na. Minsan-minsan, ang daming order ng Manila. Oo, dito talaga umorder. Ano na naka airplane. Army dito mo. Ano? Nanag konti na lang. Isang baboy. Isa na lang ata ang kulang para sa isang baboy pa 'yan. At ito. Isang ito. Oh, 'yan. Isang baboy. Kaya masarap. Sarap talaga ang timpla. Sarap timpla ni Kuya. So, para sa isang baboy na lang, yun lang ang last na ngayong hapon na to. So, paminsan-minsan daming order. Masa hindi kayo magkita dito ng tao kasi ang yan. Maraming ano, baboy na tinaka. Sige, thank you kaya. Thank you, salamat. So, sino nga pangalan? Ami. Katiji Ami. Okay, punta ako dito sa nagluluto na niya, talaga naluluto na. So, dito ako sa isa pang talagang naluluto na. Yan, dito.
Yan. Yan. May pinakamalaki. Ilang kilo yung pinakamalaki? Oh, it, yan. Oh, kana. Pila ka kilo? Kani? 54 kilos. 54 kilos. Yung pinakamalaki, 54 kilos. Kasi ang laki niya eh. May bagong nilagay. Ito wala pang apoy, hindi pa nila.
Katiji. Sa ngalan ni mo? Ricardo Bungko. Ay, Ricardo. Ilang taon ka na nagluluto nito? Superarabad, 5 katuon. Ay! 25 years. 25 years na siyang nagluluto dito. Araw-araw. Ay, wala talagang pahinga. Kahit Linggo yan. Araw-araw. So masarap yan talagang ano. Saan yan? Yan, kaninong order yan? Sa Tipolo. Ah, may birthday. Ay, fiesta doon. Itong dalawang to. At yung iba rin yun. Fiesta din siguro yun. Kasi marami pa. Naggawa pa doon. Fiesta pala doon. Kung hindi pa last, may ang last. Nalalagyan pa ang last. Ah, meron pa dito isa. Last na lang ata. Itong last na baboy. Lalagyan ng sahog. Last na baboy na sa sahogan. Marami din sila dito. Yan. Smile by smile. 2, 4, 6, 8. Tumalapit na rin kasi wala naman siyang ilaw. Yung ano na lang, yung baga ng uling. Yun na lang ang nilalagay. Wala ng apoy. Dito lang sa kabila na meron pang apoy. Eto, malapit na itong maluto. Kaya, yan. May naghintay ng ito ilalagay na dito. Ito ng lagyanan para dadalhin na kung saan ang order. Maraming order kasi maraming fiesta ngayon. Hala. Yun. Kaya may mga orders. Kaya pala pula kasi nilagyan ng patis, toyo. Kaya pula ang katawan. Hindi na puti, di ba? Ito puti. Nilagyan ng toyo para
panimpla din. Yan, toyo, naglagay ng toyo. Para yung balat niya masarap kainin. Kaya pala pag kinain mo yung balat, talagang crunching crunchy at saka masarap ang timpla. Yung iba tuwing habang naka nasa ano sa uling naka iniikot-ikot na ano pagluluto, nilalagyan din minsan ng pangnimpla tulad ng 7 Up or Sprite. Yun yung ginawa sa iba. Para talagang pag malutong na siya, kakainin, talagang masarap ang timpla. Pero hindi ko nakita ngayon, iniikot lang nila. Hanggang 2 hours lang at ang pagluluto nito, 2 hours. Tapos bawat isang ganito, mga 30 person, pwedeng kakain ito, 30 katao. So, depende. Depende kung pag ang pag-serve sa mga taga gawa ng ano. Yung nagpa-party, yung mga chef, ganun. Kinahati-hati nila. Yun, natapos na. Wala na. So, ito siya. Dito nila ilalagay ito. Ito. Ito siya. Ipangatlong gawaan. Kasi doon sa kabila, punong-puno. Ito, itong apat na baboy, dito ilalagay. Dito ang lagyanan. Dito nila ilalatad. Maya-maya ng konti eh, nagbabaga na. Yeah, kanina pa ito nilatad, nilagyan ng apoy. Ayan o, oh, bagang-baga na, wala na, talagang umaapoy na sa init. Maya-maya ilalagay yung apat na lechon dito. Yan, yung apat na yan. Lalagay na ni Kuya. Ah, hinugasan ulit. Pagkatapos pala ng nilagyan ng patis or toyo. Toyo kasi dito sa sibuy. Yung toyo, yun. Hinugasan ulit. Hugasan din na siya. Kuya, pag humang patis, hugasan na saan? Alili, ako na nag-hugasan na kuhan mo ko na kuhan yung panit ba? Mainit, no? Pero kanin, hili. Awa. Lagi kay sayang. Sayang. Natang-tang ang patis. Hmm. Ana na so. Yan. Aayosin na yung lutuan ng apat na baboy. Yan, tatlo doon na to. Tinatanggalan na ata yun doon. Yo! Ito, belly lang. Tapos na. Ah, nakasarap kainin. Ayan. Mm.
No, nabiak na yung ano. Kikita na yung buto sa init, sobrang init. Kaya ang bili, medyo los, talagang luto na ata. Sarap kainin, sarap papakin. Yun, nilagay ng isa. Ayun. Sobra kasing init, kaya hindi maiwasan. Sa Pilipinas kasi, hindi masyadong, dito sa Cebu, hindi stricto yung ano na, pag nagluluto sila, yan, wala silang masyadong, kasi sobrang init. Ang apoy, ang usok, at saka panahon pati, mainit. Yan tatlo, nakalagay na dyan. Yung isa hindi pa nilagay. Ilalagay pa yung isa. Okay, nauhaw na si Kuya. Si Kuya Johnny nauhaw na sa ating mga ka-TG. Yan, oh, ito na lang isa. Ang worth na nito, 7,000. Ilang kilo yan ito, Kuya Johnny? Ang narinom, ang kilo? Yeah, oh, iba isang ilang kilo yan? Yung 7 mo, 7,000. Ano mo? 20 kilos. Mga 20 kilos. Ito talaga. 23 mo to. Oh, kasi yon. Medyo malaki-laki kaya may 6,000 yung nasa gitna. Kasi medyo maliit. Tapos yung isa, yung dalawa malalaki, 8,000. Oh, kung sinong gustong mag-order, si kay Kuya Jin Johnny Meat Shop, Lechon, Kuya Johnny Lechon. Yan. Siya ang pinaka kilala at famous dito sa
may palengke. Meron siyang stall doon sa palengke sa loob. O, tuwing linggo lang, may maraming display. Dito lang ang ano, mga orders na kasi ito. Yeah, magluto siya ng extra tuwing linggo, doon nila ano, display sa Kuya Junis lechon stall sa loob. So Kuya, meron kang ano? Meron ka bang mga shout out ba, mga regards o mga invitation? Alam mo daw? Ha? Mga relatives mo sa Amerika meron? Oh, sige, shout out sa lugar. Shout out kayo diyan sa Kuan. Sa Saudi. Wow, Saudi. Okay. TC. Kapatid mo? Oh. Ay, may kapatid na doon. Ay. De, ikaw doon? Wala kang mga relatives doon? Ah, okay. Si Kuya Johnny, yan ang famous dito na talagang kilala na sa Bichon. Yan yung mga tao dyan na may katuwang niya sa pagluluto. So, madali lang siyang matuntun dito. Kilala siya. Okay. So, thank you. And say goodbye na ako sa inyo lahat. Thanks for watching my channel. Don't forget to thanks and praise God. Good afternoon to all. Minasang, arigato. So, thank you, Sir John.